Okay, good day mga idol, mga kabro. Shoutout kay kabro. Ano na ulit pangalan mo, bro? Jonathan kabro. Si kabro Jonathan, yung kinonvert natin sa 155cc, yung 125 niya noon. Ito. Pinabudol natin noon, mga kabro. Ayan, pinakondisyon niya ulit. So, okay na. At ngayon ay may conversion na naman tayo na Rosie 125. Na i-convert natin sa 200cc. Ayan. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan na mga bro, kalat-kalat na yung kanyang makina. Nalinis na mga bro yung kanyang crankcase. Yung mga pyesa, ito yung crankcase niya, napakalinis na. Ayan, na-assemblein ko na lang to. Yung mga kailangan na pyesa sa conversion nito sa 200cc, iisa-isahin natin mamaya kapag isasalpak na natin. Okay, yan. Intro muna tayo mga bro. Okay mga bro, asimbolin na natin itong conversion natin sa Rosie 125 convert to 200cc. Ayan, titignan muna natin dito, sasalpak muna natin yung sigunyal ng 200cc, CG200 mga bro, CG200 yung sigunyal natin. Tapos yung cylinder block, CG200 din. Titignan muna natin yung top dead center, tapos yung ilalim ng piston kung tatama dito sa kanyang sigunyal. Okay. Wan brad ah. So top dead center yung piston pin, ayan, pin ng connecting rod. Nakataas. Titingnan natin yung top dead center niya, yung sa may ibabaw ng piston. Okay, goods. Goods yung pantay ng piston sa cylinder block mga bro. Tapos sa ilalim naman, yung ilalim ng piston, che-check natin dito kung tatama sa sigunyal o hindi. Paikot lang natin 'to. Malayo. Dito tama. Goods mga kablo. Mga kablo. Plug and play mga kablo. Ayun o. Ayun yung ilalim ng piston. Okay, hindi siya tumatama dito sa may sigunyal mismo. Ibig sabihin, goods yan. Pati dito sa kabila. Yan. Okay, goods na goods mga kablo. Top dead center. Pare magkila. Yan, top dead center. Top na top. Goods na goods mga kabro. So tanggalin na natin to, tapos asimbolin na natin tong buong makina. Yan. Okay, so nabuo na natin. Shoutout kay Boss Mark. Boss, shoutout. Kumpare ka to. Kumpare ni Brother Lito. Yan, shoutout. Pinapa-schedule niya yung Wave 100 niya kasi maingay yung makina. Yan, ang gwapo ng 155 niyo. Salamat. Ayun. Brother Lito. You know. Ingat mo sa. Maraming salamat. Yan. Okay, dito na tayo mga kabro. Yung transmission nito mga bro, transmission ay stock niya. Stock ng Rosie Macho 125. Ayan. So nakasalpak na, tatakpan na lang natin. At yung kanyang sigunyal na CG200, naikabit na po natin. Yan po yung isa sa mga papalitan natin pag nagko-convert tayo ng 200cc. Siyempre, pangalawa, yung kanyang cylinder block. Yan. CG200 din to mga bro. 196. Ayun o. Yan. 196cc. CM. Tapos, sigunyal, cylinder block, at stud bolt mga bro. Yan. Kailangan natin magpalit ng stud bolt dahil maiksi na itong kanyang stock. Okay. So bumili si Boss ng stud bolt nandito. Ang nabili niya ay pang TMX 155. Pwede na rin to mga bro. Yan, original yung nabili niya ng stud bolt. Pang TMX 155, pwede na yan. Tapos yung pin ng cam follower, yung tornilyo ng cam follower pin ito, pang TMX 155 din, original. Pati yung tanso, original din. Okay, cylinder head. Nasaan na yung cylinder head niya? Ayan, malang yun. Ayan, cylinder head. Cylinder head CG200 mga bro. Yung intake valve 32. Tapos yung kanyang exhaust valve ay 26.8. Yan, hindi siya saktong 27mm yung kanyang exhaust valve. Itong intake saktong 32mm. Yan. Bumili na rin tayo ng bolt sa may tambutso dahil 12 na yung kanyang trade. Yan yung thread niya, 12. Okay, bumili na rin tayo. High carbon, tapos stainless na
yung nut. Ayan. Tapos, siyempre, magpapalit din tayo mga kabro ng cam. Ang nabili ni boss ay 6.6 cam. Ayan, nasan ba yung tatak nito? 6.6 lang yung tatak nito ay yung size. Tapos, nagpalit din tayo ng bagong friction plate. Original din tong friction plate ni boss, pang 155. Papalit din tayo ng clutch lining, tapos yung kanyang clutch spring. Ayan. 6.6 mga kabro. Ayan, 6.6 itong kanyang cam na nabili ni boss. Para hindi naman masyadong malagitik. Yun lang ang gusto ni boss, 6.6. Okay, so tatakpan na natin to. Isusunod natin yung ibang kakabit natin. Ayan, so natakpan na natin at naikabit na rin natin itong kanyang panggilid ng TMX-155. Yan, oil pump gear, pang motor start 200 mga kabro. Clutch housing with gear at drive gear. Okay na, so takpan na natin to mga kabro. Tapos isusunod na rin natin sa bandang kabila, timing gear, cylinder block at cylinder head. Ayan, dito na tayo sa bandang stud bolt mga kabro. Okay, so yung stud bolt na nabili ni boss, ay di bali itong motor niya, iniwan niya lang dito. Dahil babalikan na lang daw niya pagkatapos. Ayan, stud bolt na original, yung pang 155 ang nakuha niya, puro mahaba. Makikita nyo habo halos magkakasing laki silang apat. Pero ang masasuggest ko dito, dapat yung dalawa mas maiksi. Kasi kapag itong apat na to ikinabit natin dito, yung dalawa dito mataas, ay mababa. Tapos yung dalawa dito sa kabila, sa may right side crankcase, sigurado mas mataas. Kasi itong thread dito mga bro, sa may bandang left side mas mababa, mas malalim. Tapos dito sa bandang right side mas mababaw yung thread. Kaya kapag nilagay natin tong apat na to na magkakasing laki, yung nandito sa right side ay left side crankcase mababa, yung nandito sa right side crankcase mas mataas. Okay, para maliwanagan kayo, ilagay muna natin tong apat na to. Ayan. Nailagay na natin mga bro yung apat na stud bolt ng TMX-155 na puro mahaba, yung pantay-pantay ang haba. Pero titignan nyo dito. Oh. Okay. Dad, takpan mo nga dito ng karton. Ito. Ito, pantay. Okay. So, ayan po yung diferensya niya. Yan yung pantay. Pero makikita nyo, mas mataas talaga yung bandang right side crankcase na stud bolt. Hindi pantay, hindi maganda yung kwan niya mga bro. Hindi maganda yung nibil. Okay, so ito ngayon, tatanggalin natin to, itong dalawa. Ililipat natin yung dating nakakabit dito, yung stock niya. Para magpantay yung stud bolt. Okay, tanggalin na natin to, tapos lipat natin yung galing dito. Okay, ito yung dating stud bolt mga bro. Kukunin natin dito yung mas mahaba, yung dalawang mas mahaba. Yan, itong dalawang to ang kukunin natin. Tanggalin natin yan. Itong dalawang to yung mas mahaba, ilalagay natin dito. Para makita natin kung pantay na yung stud bolt, yung haba dito sa taas. Okay, ayan na po mga kabro. Yung stud bolt na stuck dito sa bandang kaliwa. Ayan na, nilagay na natin mga bro. Pantay na sila. Medyo hindi lang pantay dahil kulay itim. Ayan, mas maganda yan kasi kapag yung mas mataas, baka yung tornilyo dito sa ibabaw ng head, baka hindi sumagad yung lock dito sa may kwan. Sagad niya sa may washer, baka hindi sumagad. Kaya mas maganda yung pantay lang sila. Ayan. Para sa akin ha, pero sa iba, depende rin. Kanya-kanyang diskarte na lang mga bro. So ayan po yung ginawa natin. Kinuha natin yung stock na stud bolt dito sa bandang left side crankcase. Nilagay natin sa kabila. Okay, lagay na natin yung timing gear, magneto, stator, at sunod na natin yung block at cylinder head. Shoutout po kay kabro, yung mayari ng motor na to ha. Maraming salamat boss. From somewhere in Paniki. Okay, pakita na lang namin sa inyo mamaya to pag nabuna natin. Okay, so nailagay na natin mga kabro yung cam lobe. 6.6 mga kabro. Yan. 6.6.
mm mga kabro yung kanyang cam lobe na nilagay natin. Yan yung nabili ni boss. Okay, so isasalpak na po natin ito. Okay, dalawang bilog, magkatapat. Okay na. So, lagay na lang natin yan yung kanyang cam gear pin. Yan. Okay. So, nilagay na natin yung cam gear pin, timing gear. Sunod na natin yung cylinder block, tapos cylinder head. A few moments later. Okay, nakabit na natin yung cylinder head at cylinder block. Yung push rod naman dito, mga bro, yung nabili ni boss ay 196 yung sukat. Ayan, 196. Uy, mag-focus ka. Focus. Yan, 196 mga kabro. May push rod dito. Sinukat natin dito kanina. Nilagay na natin. Masyadong maiksi. Kaya sinukat ko kanina yung sa stock ng 155. Ito, stock ng 155. Susukatin natin, Brad. Stock ng 155 push rod. Sinukat ko halos magkasing laki lang sila. Oh. Kita nyo ba? Magkasing laki lang sila mga bro sa 155. Dapat pang kuan yung mas mataas ng konti sa 155. Ayan. So bali kapag kinabit natin to, baka yung adjuster ng rocker arm natin. Ito yung adjuster niya, yung valve screw. Ay oo, yung tappet screw. Sumagad. Itong adjustan nito, pupunta na dun sa may nut, sa ilalim ng nut. Mahirap nang mag-tune up kapag ganun. Kapag itong ginamit natin, alanganin. Dapat pala yung 198 ang number na pang CG200. Halos magkasing laka lang sila ng pang 155 na push rod mga kabro. Kaya naganap ako dyan ng push rod, yung ginawa natin dati na Tigalaur. Nueva Ecija, yung pinalitan na lahat ng pyesa, maingay pa rin. Ito, ito yung pinalitan natin sa motor niya pang... Brad, tanggalin mo yung electrical tape niya. Okay, susukatin natin itong kwan. Yung napagpalitan natin dati dung sa kwan, Tigalaur. Ito yung 196, susukat natin. Ito dapat, mas mahaba mga kabro. Ayan o. Oh. Yan, mas mahaba siya ng kaunti. Kita nyo ba? Mas mahaba to. Kaya itong kakabit natin. Mas mahaba, pang 200cc na push rod. Okay, punasan muna natin mga bro. Okay, nilagay na natin yung rocker arm at push rod. Kanina, nung nilagay ko yung, yung 196 na push rod, ayun, yung may number kanina, itong rocker arm niya, ito, nakababa dito, nakababa. Ito, nakababa, sa may balbula, pati dito, nakababa. Pero yung push rod, dito banda, yung ulo-ulo ng push rod nakalabas. Kaya kapangit kapag kaya kapag in-adjust natin to dito, in-adjust natin dito, in-adjust natin. Yung galing sa lower. Yan, kapag in-adjust natin tong tappet screw niya, wala na, lulubog na itong ulo-ulo nito hanggang sa wala ka ng pag-adjustan. Hanggang sa yung nut niya ililipat mo na sa ilalim. Okay? So ganun yung problema noon kapag mas maiksi yung push rod na nilagay natin. Okay, buti na lang may nakatabi tayo dyan na push rod na pang 200cc. Okay, goods na goods. So, malaki pa yung pagchuchunapan mo dito sa tapet. Sa pagchuchunapan mo, goods na goods pa. Okay, chuchunap na natin to, takpan na natin. At ikakabit na natin dun sa kanyang chassis mga bro. Kakabit na rin natin yung stator at magneto. A few moments later. Okay, tapos na mga kabro. Rusi 125, Macho 125, convert to 200cc. Nabunan natin yung kanyang makina mga bro. Okay, so makikita nyo parang mas malapad pa ng konti itong kanyang cylinder block kaysa sa cylinder head. Bumawi lang yung cylinder head sa mga balbula dahil nakabig valve siya. Okay, so ayan na, buo na. Ilalagay na natin siya mga bro dun sa kanyang chassis para mapandar na natin. Yan, yung carburetor nito, papalitan natin yung stock niya, papalitan natin ng pang 155. Dahil nagatid si boss ng carburetor ng pang 155. Yun ang ikakabit natin dito. Yan. Itong makina, isakay na natin doon para mapandar natin. Okay mga kabro,
Tapos na natin yung conversion natin sa Macho 125. Ayan, Rosie Macho 125, kinonvert natin sa 200cc. Ayan, finished product na, papandarin na natin mga kabro. Doon sa live natin nung kanina, yung nilive natin to, wala pang tambucho kaya maingay. Kaya ngayon, ito na po yung finished product natin. Rosie Macho 125 convert to 200cc. Okay, pandarin na natin. Yan, nakakam din to mga bro, 6.6 cam yung kinabit natin dito. Ah, okay, pandarin na natin, medyo matigas si kick. Okay. Ayan na siya mga kabro. Yan, medyo malagitik nga lang siya dahil sa cam. At isa pa dito mga bro, napansin ko din sa mga cylinder head ng CG200. Yan, sa mga CG200 malagitik yung cylinder head niya. May konting lagitik pero hindi naman ganun kaingay talaga. Yan, so bali yung cylinder head nito na set, tinanggal natin yung valve spring. Okay, so ang ginamit natin dito yung stock na valve spring nung Rosie Macho 125, yung dating original valve spring nung cylinder head na stock. Dahil yung valve spring na kasama nito is malambot, kaya pinalitan natin. Yan. So bro, ito na siya. Siya mga kabro, Rosie Macho 125 convert to 200cc. Yan, okay, so gabi na, nandito tayo sa First Sigas Station. Ayan, First Sigas Station tayo sa kanto, dahil maingay yung tambucho nito, nilabas natin para kwan hindi tayo maingayan dun sa mga kapitbahay natin dun sa ating laboratorio. Okay, so tapos na itong conversion natin mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood. Yun lamang po yung mga kailangan kapag nagko-convert tayo. Ayan, sa 200cc or 175cc. Sigurado to, mas mababawasan pa yung lagitik nito kung yung kanyang cylinder head is yung mga stock ng Rosie Macho 175. Ayan. Iba kasi yung original kaysa dun sa mga replacement lang dun sa Shopee. Kapag napalitan to ng cylinder head ng CG150 or CG175, mas smooth pa yung andar nito kahit nakakam. Pero ang advantage nito mga bro, itong cylinder head na CG200 ay naka big valve siya. Yan, so maganda yung arangkada nito, maganda talaga yung takbuhan nitong CG200 na cylinder head na naka big valve. Yan. Yun nga lang, mayroon talaga siyang lagitik issue itong cylinder head na to. Alright, hanggang sa susunod na video natin mga bro, maraming salamat sa inyong panonood. Yan, pagpalain po kayo ng Panginoon.